This is Cuddle Mate Channel, my DIY, my hobby, and my business. Yes, my business kasi ang mga DIY ko dito ay pinagkakakitaan ko. Kaya kung gusto mo ring matuto at kumita, mag-subscribe ka na! Let's start our sewing tutorial. Yan, kailangan natin dito ng pelon na 16 by 28 inches. Dalawang pirasong tela na 16 by 28 inches din. At for the zipper, kailangan din natin dito ng 6 inches by 11 inches na tela. Sa handle naman guys ay 2 inches by 21 inches. Ayan, simulan na natin magtahi. Ipatong natin yung pelon dun sa may tela. Ayan, tahiin natin paikot. Yung tahi na ito guys ay para lang mag-support or mag-handle dito sa may magkapatong na pelon tsaka tela para hindi siya nagmo-move kapag binubuo natin yung bag. Ayan, tahiin lang natin siya paikot. Ayan. Madali lang gumawa ng bag. Madali lang sundan. Ayan. Pagkatapos tahiin paikot, i-fold natin yung bag. Be sure na pantay siya. And then, tahiin both sides. Be sure na maganda, magkalapat siya. Maganda yung pagkatahi para matibay naman ang ating bag. Ayan. Diretso lang yung pagtatahi. Madali lang naman ito guys. Madaling sundan. Ayan. Pagkatapos tahiin, ayan, yung desired na sukat natin. Sa akin kasi is 3 inches yung sa base ko. Kaya sinukat ko siya ng 3 inches and then ifinold. Ayan, para may shape siya, yung magi-square siya dun sa base. Ayan. Ayan, finold both sides para makuha natin yung yung balance or yung equal size niya sa baba. Dapat pantay siya para magandang tignan. Ayan, i-fold natin siya. Then yung dun sa may pinakababa sa may dulo niya is magta-triangle yan. And then, ayan, yun na yung triangle. Itahi natin siya. Be sure na yung angle ng triangle is perfect. Hindi naman siya as in totally perfect. Basta okay lang siya. Na straight. Ganon. Ayan. Tapos na siya guys. And baliktarin na natin. And then, ayan na yung bag natin. Yan yung outer part niya. Ngayon, isunod natin yung inner part. Ito yung isang tela na wala na siyang pelon. Yung pelon kasi guys is yun yung pampatigas ng tela kapag tayo'y nagtatahi. Kapag gusto natin siyang tumayo. Parang sa mga collar na ginagawa, may nilalagyan nila yung ng pelon yon. Yung mga para matigas. Ayan, i-shape din natin siya, lagyan din natin ng ng triangle sa may end niya sa dulo. Ayan, nung natapos siyang matahi, ipasok natin sa bag and then i-fold lang natin sa may upper part. Then tahihiin lang siya paikot para malinis siya tignan. Ayan, okay na siya. And then ang sumunod natin gawin, tahiin natin yung zipper. Ayan. Yung zipper guys, isinobrahan ko. Depende na din sa inyo kung sakto lang yung zipper nyo or sobra. Ako kasi pasobra. Kasi gusto ko may design. Nilagyan ko siya ng design. Ayan. Ilagay natin yung slider. Yun yung sobra guys. Ganyan yung itsura niya. May square siya sa tip. Yun yung design ng bag. Ayan. Ang sumunod natin gawin ay tahiin natin ang handle. Yung handle ko din guys is sakto lang din siya. Saktong pang shoulder bag and then pwede din siyang handbag. Depende sa inyo kung mahaba or kung anong desired length na gusto nyo. Yung handle din ay tinahi ko siya paikot para magandang tignan at saka matibay na rin siya. Ayan, ganyan siya guys. Ayan, ili-layout natin siya dun sa bag kasama niya kasama yung yung zipper. Ayan, naka-layout siya. Sabay kasi silang itahi para minsanan yung ikot ng tahi. Yung zipper tsaka yung handle. Ayan, yan na yung finished product. Ayan na yung bag natin. Tapos na. As easy as that, may bag ka na. Madali lang siyang sundan. Ayan.
Ito na yung mga bag na natapos ko at sold out na yung mga yan. Ayan. At dito na nagtatapos ang ating mini tutorial ng DIY bag. Sana nagustuhan nyo. Please subscribe. Bye-bye!